mga kalalap, good morning, good morning. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Ang ating pong gagawin ngayon sa araw na ito ay we are going to vlog how to make a beef stew. So first of all po ay ating pakuluan ang ating karne bago po natin siya i-gisa. So ang mga sangkap po natin ay carrots, carrots, potato, peas, onion. At tara at umpisa natin magpakulo at ating i-blanch po itong ating karne para mawala po yung langsa at saka yung mga bula-bula na marumi dito sa karne na mapakuloan natin ng konti. Okay po, sandali. Hello po, so ito na po yung ating mga sangkap, apat na perasong carrots po, damihan po natin ng gulay kasi masarap, no? Masarap pag maraming gulay, plus yung karne din natin, lalo na yung mga mahilig kumain ng karne, so at least madadagdagan natin ng mga gulay. So apat na perasong carrots, tatlong patatas po, at saka kalahati po ng onion na bumbay. At saka mayroon po tayong frozen peas. Tinanunan natin, nilabas na natin para mag-inunit na po siya, no? Isang boyon po na beef boyon na gamit ko po ay Knorr. Beef Knorr. And then we gonna have the, after po yung maluto na natin, lalagyan po natin siya ng cornstarch para magiging sticky po siya ng konti na hindi malasaw. Yung lasaw yung masabaw, at least makunting sticky. So yan po, no, at hintayin na lang po natin itong maluto yung ating, kumulo yung ating meat. For now ay still on the process of boiling. Iblablans lang po natin, pakuluan ng konti, and then hugasan natin muli, at tapos ay ating palambutin po natin hanggang lumambot, saka pa natin ilalagay yung mga sangkap na gulay. Pero pagka yung beginning po ng ating proseso ng pagpalambot, ilalagay na po natin yung onion para po magiging mabango ang ating meat. Okay po, so see you na lang later, no? At hintayin na lang natin tong mapakulo natin tong ating meat. Okay po, bye-bye. Yes, nandiyan na po, oh, kumukulo, diba? Tingnan mo, ang daming bula na marumi-rumi. I-rinse lang po natin, ang lagyan na natin ang i-rinse lang po siya para mawala yung mga dumi, and then igigisa po natin siya. Okay? Thank you. Hello po, so ayan na po, maglagay po tayo ng konting mantika. Sibuyas. Ayan na po, nandiyan na po yung sibuyas natin. At igisa lang po natin ng sandali ito. And then, lalagyan po natin siya ng tubig para matakuluan at palambutin natin ang ating beef stew. Okay po, sandali. Ayan na po, nilagyan ko na po ng tubig at hintay na lang natin na lumambot itong karne. And meantime, na naghihintay tayo na lalambot yung karne, ay tayo ay maghihiwa po ng ating mga recados. Hihiwain na po natin itong ating mga vegetable. At ano na lang tayo, hindi po ito matagal, mga about isang oras po siguro ang pagpapalambot dun sa karne. Okay po, post ko na lang muna to, no? See you later. Yan na po, ready na po yung ating vegetable na ikakat. Tatanggalin po natin yung mga na hindi na balatan. So mamaya i-slice po natin yan. At meantime, ito po, kumukulo na po yung ating meat. Ayan na po, kumukulo na po yung meat natin. I-reduce po natin ang heat kasi naka-high po to. Ilagay po natin siya sa medium heat until na mag-tender po yung ating meat, no? Okay po, thank you. Guys, tingnan natin yung ating kinakuluan, no?
konti na lang ang tubig. So, magdagdag po tayo ng tubig ng konti, no? At ilalagay na po natin yung carrots para magiging malambot na po siya. Okay? Ayan po, kumulo na po. At ilalagay na po yung ating carrots. Saka ilalagay na po rin natin yung ating cubes para yung tatagos po dun sa karne ang lasa, and then we'll add po yung paste po. Ayan po, atin lang po to silang palambutin, and then yung last po natin na ilalagay po yung ating potato, no? See you po later. Tingnan natin kung malambot na ba ang karne. Titikman po natin, no? Ayan. Tingnan natin to. Ilalagay na po natin yung patatas, no? Tapos guys, atin na lang hintayin na lumambot ang patatas, and then na nalagyan na natin po ng mga seasoning ng toyo, asin, at saka paminta, no? Okay, see you later. So meantime po na naghihintay tayo na malata po yung ating patatas. So maglagay po tayo ng 2 spoon na cornstarch. Ayan po, halo lang natin itong cornstarch. Prepare lang natin ito kasi madali naman malata yun. Lalambot yung madali lang pong lumambot yung patatas. So prepare na po natin itong ating cornstarch para po pampalambot ng konti dun sa ating guys. Ito na po yung ating malambot na po yung ating patatas. So maglagay na po tayo ng mga seasoning, no? Ayan po yung seasoning natin, asin, soya sauce po konti para maging may kulay po ng konti, saka black pepper, and then haluin po natin ng konti at titikman natin kung tama lang sa alat o sa lasa natin. Titikman natin ng sabaw kung tama lang sa alat. Wow, that's perfect. So ngayon po, kasi masarap yung may masabaw-sabaw ng konti. So ngayon po ay ilalagay po natin yung ating cornstarch. Ilalagay po natin dito sa ating stew. So ang magiging maganyan ay lower na lang po natin yung ating heat sa ating stove. Ngayon, halo po natin. At ang kainaman po ng cornstarch po ay magiging shiny po siya. Malapot ng konti. And then, shiny po ang dating niya. Hindi ka, unlike sa flour po, parang maputi lang po siya, no? Ito, very shiny. So, ayan po. Voila! Diyan na po nagtatapos yung ating vlog. Sa araw na ito, ang ating beef or beef stew. Okay po, thank you for watching. Bye-bye. And please like and share and click the notification icon in my channel. Thank you po. Bye-bye. Tara po at subukan natin kumain na po itong ating nalutong stew. Kunti lang po, mas maraming gusto ko, maraming gulay. Hindi ako masyado sa meat. Ayan. Mayroon na tayong
lunch at hapunan ng ating mga kasama natin sa bahay. Mainit pa to, masarap to sa kanin. Ito po yung ating kanin. Ayan. Ang gusto ko po kasi sa kanin, yung hindi po siya malata. Ayan po yung ating nasaing na kanin at ipapares po natin dito sa ating stew. Sasandok lang po tayo ng isang sandukan at ilagay po natin dito sa ating stew. Ayan. At pwede na tayong magbaho-baho. Tikman natin po ang ating mga naluto natin ngayon. Sarap po. Kain po tayo. Napakasarap po. At subukan nyo itong magluto nito kung mayroon kayong time na magluto, at talagang maganda po sa ating mga kasambahay at pamilya, lalong-lalo na sa mga bata. Ito, dito na lang, hanggang dito ulit. Magpapaalam na po si Baliling sa inyo, at sa susunod na po nating vlog na gagawin. At maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay nyo pa rin kay Baliling. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. I love you guys. Po, nandyan na po ang pangbaon ng aking asawa. At matutuwa po yung aking anak dahil paborito po niya itong stew. Mahilig po sila sa meat. Kaya yan po ang kanilang pagkain sa kanyang trabaho. Hello mga kalalab, naluto na po yung ating beef stew. At bihira na po tayong makaluto nito kasi grabe ang mahal. Naapektuhan talaga ng inflation ang ating mga meat. So biruin nyo, isang box nito ay $26 po. Kaya hinaluan na lang natin ng maraming sahog na mga gulay. Ayan po, luto na. Tara, kain na tayo at ready na po yung hapunan namin nito. At saka lunch at saka pambao ng mga pamilya. Tara po at kain na po tayo. Salamat!